Hello mga kapiluka, it's been a long time na huli tayong mag-vlog. Medyo busy kasi ngayon kaya hindi tayo makapag-focus ngayon sa pag-vlog. But now meron akong ituturo sa inyo. By the way, may ituturo ako sa inyo. DIY, paano ang gagawin nyo pagka sakaling lobat yung battery ng sasakyan nyo. Kaya yung sasakyan ko, lobat siya. Malayo yung charging ng battery. Pero meron kayong motor na motor. Okay? Makakapag-charge tayo gamit ang motor na 'yon. Hindi na natin kailangang pumunta pa sa mga bilihan ng battery para magpa-charge ng battery. Ayan natin mag-DIY. So, ito ipapakita ko sa inyo yung auto ko na lobat talaga at ayaw ni start. Tara mga kapiloka. Okay. So, ito na tayo sa loob ng auto. Try natin i-start para makita nyo lang na lobat talaga siya. Teka. Nakakain na yung susi ng ano? Motor. Ay, ng kotse. So, motor pala to. Mali. I guess. So ito mga kapiloka. Nakita nyo ha? Mga kapiloka. Yung mabuti ha? Okay ha? Check engine. Okay na. Neutral. Check. Careful. Kailangan naka-neutral. Pag start. So try natin start mga kapiloka. Wala. Narinig nyo? Ni walang ano Logitech. Wala. See? Okay, lobat na lobat siya. Ibig sabihin, siguro mga 1 month ko siyang hindi nagamit. Kaya nalobat siya. Ni-start, hindi ko siya ma-start kasi sobrang busy kasi ako. So, okay. Papakita ko na sa inyo paano ang pag-charge nito without going to bilihan ng battery para magpa-charge. Okay. So, ito siya mga kapiloka. Okay. Ayan ang ating battery. Ang gagawin lang natin mga kapiloka ay ito. Dali. Okay mga kapiloka. Ang gagawin lang naman natin ay itatap lang naman natin yung battery ng motor tsaka battery ng kotse. Ipit mo lang yung terminal to terminal. So, positive to positive, negative to negative. Kita nyo? Diba? Wala pa. Okay. Balikan ko kayo. Ikakabit ko muna. Then, pag naikabit ko na, ako ipapakita ulit sa inyo. Tapos mga 10 minutes to 15 minutes ang charging niya na nakabukas lang yung motor, dapat naka-start siya. Medyo binubomba-bomba mo rin para magkarga. Then after noon, kung papatayin mo to, start mo yung kotse. One click. Ha? Okay. Kabit ko muna ha. Wait muna diyan. Okay, welcome back mga kapiloka. So ito na, na-install ko na siya. Tignan niyo. Negative to negative by battery. Battery ng motor, battery ng kotse. Negative sa negative, positive sa positive. Okay. So try na natin kung ano, kamo start. So yun nga mga kapiloka, so in-start na natin, gumagana na yung voltmeter, 11.1 ang charging nya, so wait lang natin for 15 minutes ha, para sure na maganda karga nya. Standby lang, hayaan nyo lang sya na naka-start na ganyan, then magkakarga na lang yan kung saan. Okay,
So mamaya balikan ko kayo pag ano na, full charging na siya. Pero ano ko na to eh, subo ko na kasi auto ko nga to, madalas nalulobat kasi bihira akong gamitin, saka mukhang may problema na yung battery. So ganun yung lagi kong ginagawa. Nung una dinadala ko pa siya sa pilihan ng battery, pinapacharge ko siya, then sinubukan ko lang. Hindi ko to napanood sa amang YouTube, sinubukan ko lang, kaya at hindi eh, kinakargaan niya ngayon motor eh, how much pa yung kotse eh, pares lang naman battery, di ba? Pares 12 volts, malaki lang. Okay, so sana makatulong. As of now, dito na lang muna tayo, hanggang dito na lang muna tayo mga kapiluka. Abangan nyo lang ang mga iba ko pang mga iba vlog na meron namang kapupulutan ng aral. So huwag nyo kalimutan mag like share nyo rin kung gusto nyo, comment, at huwag na huwag yung kalimutan mag subscribe para lagi kayong update pag meron ako mga bagong video na pakipakinabang bulol na video in-upload. So bye bye for now. Always safe, social distancing, face mask, lagi mag-alcohol, lugas ng kamay ha. Ingatan ng sarili, bye bye.